Sinimulan na ang paglilinis sa mga estero sa Metro Manila bilang bahagi ng rehabilitasyon sa Manila Bay. Ilang residente pa ang nasita dahil liligo sa estero kahit may basura. Narito ang report ni Mav Gonzalez. Wala nang makitang tubig sa kapal ng basura sa Estero de Binondo sa Maynila. Ang mga tauhan ng gobyerno at volunteer na liit sa lawak ng lilinisin. Sinimulan na nila ang paglilinis sa mga estero ng 10 ilog na dumadaloy sa Manila Bay. Inikot ng mga opisyal ng DENR, DILG, MMDA at DOT ang cleanup sa 145 na barangays. Sa Estero de Magdalena, nagtulong-tulong sa paglilinis ang mga taga-Pasig River Rehabilitation Commission. Samot-saring basura ang nakuha, gaya ng plastic, styro at bote. Sabi ng barangay, tuwing Sabado may clean-up drive sila, pero nahihirapan sa mano-manong paghahakot sa mga basura sa ilalim ng tubig. May ilang residente pa rin nakatira sa tabi ng estero at naghihintay ma-relocate. May iba po kasing pasaway. Community service ko po, ma'am. Opo. Para alam nila sa sarili nila na pag nagtapon ako uli, maglilinis uli ako. Naglagay ng net sa ilalim ng tulay para mas madaling maipon at mahakot ang basura. Sa katabing Estero de San Lazaro, mga tauhan ng BFP ang nanguna sa paglilinis. Sinasakay sa balsa ang mga nahakot na basura bago hakutin ng dump truck. Matapos ang 2 oras, wala na ang mga basurang nakalutang dito. Nilinis din ang iba pang estero. Sa Navotas, may mga basura sa Pampang, pero may mga residente na nagsiswimming. Nasita sila at pinaahon. Ito kami nag-concentrate sa sources. Kaya ito, ang problema talaga rito ay basura. At saka yung coliform na nanggagaling sa mga informal sectors. Pag nasolve natin ito, ay medyo lilinis lalo yung Pasig River, lilinis lalo Manila Bay. Yung memo circular ko na ipinalabas para mag-clean up ang mga barangay, that is already a rule. Kapag hindi nalang ginawa yan, merong kasamang sanction. Mav Gonzalez, GMA News.